Hello, good morning mga guys. Welcome back to our channel, ang ating munting channel, ang Alfresco Backyard. So for today's video po, i-share ko lang sa inyo yung update sa mga mayana na bili ko sa live online selling. Ito na po sila oh, diba? Buhay na buhay. Sa bagay kasi mga rooted naman na to, kaya lang ayan, pinaka sinishare ko sa inyo. Ito, ayan, buhay na po sila. Sa mga mahilig mag-collecta, ayan, nakiki, collect-collect na rin ako. Ayan, ito, kaya medyo ano pa ito, ito yung nilasak ng aso. Hindi po ito kasama sa aking mga nabili sa online. Pero ito, ayan, no? Hindi ko pa alam yung mga ID name po nito, mga to. Ang gaganda oh, mga guys. Diba? Yan. Ito yung medyo nagkaputol-putol pero okay lang yan. Buhay na rin siya. Ito. Ang gaganda nila oh. So, mula nung tinanim ko to mga guys, 2 days na atay nakakalipas. Hindi ko na na-i-vlog yung pagtatanim ko kasi malakas yung ulan dito. Siguro ganun din sa inyo, sa mga nasa Pilipinas po na nakakapanood nito ngayon. Alam ko ilang araw umuulan sa atin. Ayan, diba ang gaganda na nila mga guys, no? Ayan. So, medyo nag-yellow na yung dahon ito. Hindi ko alam talaga lahat yung mga ID name nito. Saka ako na lang yan pag-aaralan. Importante eh, magaganda sila. Collect lang ng collect. Ayan. Ito. Dito ako talaga natutuwa dahil sa kulay niya. At saka itong isa. Parang mga plastic lang sila, diba? Ayan, siguro ito kaya natutuwa ako, masasabi ko, kasi mahilig ako dati sa mga plastic na halaman. So, yung mga madadahon, ayan, kaya bakit di na lang ako dito sa buhay na madadahon, madali pa itanim. Ayan, itong ganda na itong dahon na ito mga siso. Ito yung matured leaf niya. Tapos ito yung bago niya. Oh. So, bibigyan ko lang to ng 1 week bago ko i-pinch yung dulo nila. Yan. So, yan. Shinare ko lang naman sa inyo yung mga nabili ko online sa live selling. Madilim. Oh. Dami nila, no? Dami po nila. Oh. Ayan. Share ko na din sa inyo yung iba kong mga inaalaga ang mayana. Ito sila mga sis. Kung napapansin nyo ito, eh, para silang anliliit. Ito naman yung mga nabili ko po from cuttings sa Pangasinan naman po ito. Ito mga to, nilasak ng aso. Imbes na matataas na silang ganito. Ayan, walang katapusang paglalasak ng aso. Minsan gusto ko na po sumuko sa pag-gardening dahil araw-araw akong napapagod sa paghahalaman at the same time napapagod din sa mga aso. Pero yung pagod ko sa pag-gardening iba naman yun. Ayan. Pagod na masaya. Ayan, ito ang gaganda. Napansin ninyo mga sis, mga guys, may mga tigdadalawang ano yan. Ito, hindi ko pa inano. Ayan. Pansin ninyo, tigda dalawa na sila kaagad. Mga binili ko ito, from cuttings lang po ito. Ayan. O, oh, diba? Ang gagaling. So, binigyan ko lang ng 1 week ata ito. Mula po no, basta nung nabuhay po siya, siguro nagpalipas ako ng mga 1 week. Hindi ko alam, 1 week or 2 weeks. Basta, inintay ko siya talagang lumaban na. Bago ko siya pininch para habang lumalaki siya, habang nag-i-stable talaga yung ugat niya, eh tigda dalawa na yung
mga sanga niya, sanga. Ito. Diba? Ito, hindi ko pa pininch. Ayan, kulang muna siya lumaki. Tapos ito, yan. Ayan. Ito, matured na siguro. Ito kasi may bulaklak siya, pero alisin ko na nga ito. Kaya siguro medyo ganyan siya. Ito pala yung tinatawag nilang bulaklak nila, mga sis, no? Ayan. Ayan, dalawa din yan. Yung isa nga lang medyo maliit. Ah, hindi ko pa ito ata napin. Ayun, napinch ko nga. Tapos ito, di ba ang gaganda nila? What if pag lumaki na itong mga to? Ito, Diyos ko, nababansot na nila, nilalasak ng aso. Kasi naglalaro dito yung mga aso namin. Kaya hindi sila tumutubo ng ano, mabilis. Laging tinatama, no? Ito rin, mga siso. Pinage ko ito. Pakita ko sa inyo yung kaputol nito. Kung saan yung pinag... Bali, apat ito, mga sisa yan, no? Ganun lang gawin ninyo. From cuttings, bigyan nyo lang siya ng mga ilang weeks, mga siguro kahit na 1 week lang, tayo na ito eh. Yan, tapos pinage ko na para habang nag-stable yung ugat niya, sumasabay na rin itong pagtubo nito, itong mga to, diba? Oh, ito naman, naiiwan yung isa niya, pero pinage ko rin yan. Ito na yung bagong tubo niya. Ito yung, ano niya, old leaf niya. Excuse me. Ito, ganda nito. O, tinanim ko dyan sa lupa. From cuttings. Ako na ito. Sarili ko ng cuttings yan. Yung mga pinipinch ko na hanggang dito lang yan, mga sis. Hintay-hintay ninyo. Mag-share na rin po ako ng aking sariling mga tips sa pag-propagate. Ayan o, diba? Ang liliit. Pakita ko sa inyo yung mother plant nito, ha? Ito. Ayan. Ito pa. Natutuwa ako dito sa green na to. Napakadali niya sa lahat ng mga mayanang inaalagaan ko. Siya yung pinakamarami kong naipopropagate kaagad. Mabilis. Ayan. Ayan siya. Nilipat ko dito kasi nilasak din niya ng aso. Ayan na itong isa. Oh. Kakapinch ko lang yan kailan lang. Dalawa. Ito. Ah, ito. Ipinch natin to, mga sis. Yan. Ganito lang ako magpinch, mga sis. May ano, ganyang kaliit. So, kita ninyo to kung gaano kaliit yan. Tutubo ko yan. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya itutubo, ha. Pakita ko muna sa inyo yung kanina sabi kong papakita ko sa inyo yung pinagputulan ko dun sa ano, dun sa isa kanina. Ito yun. Ito yung pinaka top niya. Tapos tinusok ko lang din dyan. Ayun, may dalawa na rin siyang sanga sa ilalim. Tapos meron na rin tumutubo doon sa ilalim. Kung makikita ninyo, oh. Ayun. Ayun. Kaya nagkaganyan-ganyan yung daon niyan, si sinilong ko. Nadurog sa ulan. Sumobra sa ulan. Ayun, oh. Mga buhangin, oh. So, ayan. Yan pa yung iba kong mga... Ito yung free ni ano, online live selling yan. Buhay na siya yung cuttings na tatlo kung natatandaan ninyo dun sa previous video ko. O ito, nilasak ito kagabi ng aso. Ayan, ito din. Nilasak din yan, ayan. Tinusok ulit ng anak ko. Ayan, so pakita ko sa inyo paano ko itutubo yun, ha sis, yung pinage ko. Ito pa yung isa na napinch ko. Nagkabutas-butas sila sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, may tumutubo na after 2 days na to sa pagkaka-pinch ko. Ayan, may tumutubo na, mga sis, kung nakikita nyo, diba? Ayan. So, ayan ang aking garden. Nakaka-start pa lamang kung bakit ganyan pa siya kaliliit yung aking mga plants. More on mayana po talaga yung aking mga inaalagaan. Ayan, ganda nito, diba?
spinach ko yan. May dalawa na siyang sanga. Ayan. Ayan, nawala yun doon kasi nilasak ng aso yan. Ayan, nababakanti sila kasi nilalasak po ng aso yan. Ayan. Ito, yung kagabing nilasak ng aso, yung kaninang pinakita kong bagong tubo doon na tinusok ko. Ayan. More on mayanas talaga ang kinukulit ko, mga sis. Ayan. Ayan. Hindi pa lumabas yung totoong kulay nito, pero nag-i-start na rin po. Ayan. Ayan. Ito yung mother plant nung aking magandang ano, mayana. Ito talaga yung paborito ko sa lahat. Ang sigla ng kulay, pero dahil nalulunod siya sa tubig sa sobrang tagal ng ulan, ayan, parang naano yung mga ano niya, nagkakabutas-butas. Oh. Inisprayan ko na rin ng 7 to, mga sis. Ayan, yung mga pininch ko. Hindi ba? Tapos ayun, ayun, ayan, ayan yung mga nabili ko po from cuttings naman to, mga to. Ayan, buhay na po yung mga yan, mga pinagpipinch ko. Tapos ayan, mga pinropa ko na yan, mga yan po ay galing lahat sa pinching. Kung mapapansin niyo kasi, oh, ang liliit kasi, mga pininch ko lang po ito. Ayan, nagtubuan na. Ayan. Kung ba't sila ganyan, kaliliit. Yung iba, nilalasak ng aso tapos tutusok ko dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, maganda na agad kong pinropagate noon. Ayan, nagtampo siya, naging ganyan, naging bansot. Buti na lang may nabili akong ganito. Oh, tapos ito, ayan. Ayan, puro mayana muna yung akin topic ngayon, mga sisa, saka na yung iba na nating mga plants. Pag talaga maganda na siya, dun ko i-share yung aking kabuuan ng alfresco backyard na dinevelop namin ng asawa ko. Patuloy nyo lamang po akong suportahan, please. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel, thank you so much po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe naman po sa aking channel. And thank you in advance din po sa mga magsusubscribe. Maraming salamat po. So, yun lang po yung mga i-share ko sa inyo ngayon. Para lang po may idea kayo sa online selling ng mga rooted na mayana at saka mga cuttings. Ito, dalawa na po yan, oh. Cuttings lang yan. Ito, kasama din po ito sa mga cuttings. Ito, napansin ninyo, nalusaw yung kanyang ano, stem. So tinusok ko kagabi dahil nababad ito sa ano, ulan. Natunaw yung stem niya. Nakita ko na lang siyang nakatomba kagabi, kaya ayan, tinusok ko ulit. Ginupit ko yung pinaka lusaw niya. Ito na yung mga kasama ng sa online cuttings. Ayan, dalawang klase po ito. Pinagsama ko lang sila sa isang pot. O, tapos ito pa. Ito yung mga from cuttings, ha. Yung mga pinagpipinch ko. After ko silang napa-stable ng siguro 1 week. Ayan. Tignan nyo po. Diba? Ang gaganda nila. Kapag bumili kayo ng cuttings or mag-propagate kayo, i-cut nyo na kaagad. Para agad-agad, oh, dalawa ka agad yung ano, bibigay niyang mga suhi, mga sanga. So yun lang, guys. Yun lang po yung share ko for today's video po. Again, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe at sa mga di pa po nakapag-subscribe sa akin. Please do subscribe po. And thank you in advance. Salamat po. Bye.